habang bumibili kami sa isang tindahan, napansin namin tong dalawang aso na panaydikit dun sa dalawang kumakain na customer. So itong isang aso, dikit siya ng dikit dun sa babae, nag-aantay siyang bigyan ng pagkain. So napansin namin parang talagang gutom na gutom sila. So chinek ko kung talagang madala sila dito. So sabi naman na mayari talagang madala silang nakatambay, lalo na kung maraming customer. So tinawag ko sila, so ayan siya oh. So mukha siyang mabait naman, so makikita niyo naman guys pagdating sa itsura oh. Siguro kulang lang talaga siya sa alaga at kulang din talaga sa kain. So kaya nag-decide ako na kumuha ng pagkain sa bahay kasi kulang din yung dala ko na pera kung bibili kami ng pagkain para sa kanila. So ang ginawa ko, nagsantok muna ako ng kanin. So nilagyan ko sa isang lagayan at syempre wala naman masyadong kakain at nakakain na rin naman kami. So naglagay ako ng ilang scoop ng kanin para sa kanilang dalawa. Tapos may natira pa kaming adobo. So medyo marami-rami din to. Kaya ang sabi ko sa asawa ko, ibigay na lang namin sa kanila. At least makakain sila ng maayos-ayos. So ang ginawa ko, dinagdagan ko na yung adobo para naman makakain sila ng medyo masarap-sarap naman. Tapos pinuno ko na ng sauce yung kanin. At maya-maya, lumabas na ako sa aming bahay para dalhin sa kanila yung dala kong adobo. So ayan, tinawag ko kaagad siya guys. So pagkatawag ko pa lang, lumapit kaagad siya kasi nakita niya talaga na may dala akong pagkain. So makikita nyo guys na parang gutom na gutom talaga siya. So kaya sinaling ko muna sa plastic para makain niya lahat ng pagkain. So maya maya habang binibigyan ko siya, may mga bigla rin lumapit na ibang aso. So yan, pinagatiyatian na lang nila yung pagkain para naman kahit papaano magkaroon naman sila ng lakas sa kanilang katawan na kahit papaano makakain ng manok. So ayan guys, so naubos niya kaagad yung dinala namin. So sana makita ko siya ulit para pagdadaanan ko siya, mabibigyan namin siya ulit ng pagkain. So maraming salamat guys sa nakapanood ng video. See you soon.